Anong masabi mo sa mga kamusang natin na nangarap magsundalo? Mga kamusang, huwag tayo susuko, tiyaga lang. Hindi pa tapos ang laban, tuloy lang ang buhay. Magpatuloy lang tayo sa ginagawa natin, maging masipag, matiyaga. At yun nga, yung paikisama, yung una, disiplina sa sarili. Saka sumunod lang tayo ng sumunod para matuto tayo at... Morning mga kamusang, meron naman tayong isang bagong kandidatong sundalo na isa siya sa dating kagawad sa anilang barangay. Barangay Piambay, Tanay Rizal. Sa mga nakakilala sa akin dyan, power. Kasi sir, sa barangay namin sir, palagi akong volunteer sir, concerned citizen sir, public service. Kaya yung mga tao sir, makilala yung mga pagtulong ko sa kapwa ko. Bali marami nag-influence sa akin sir na umano sa bilang kagawad sir. Sinuportahan naman po ako ng mga tao dun sa lugar namin. Yun, kamusta? Galing-galing niya, diba? So isa siyang kagawad dati na biglang nangarap na maging sundalo at nandito na siya. Anong sabi mo ngayon sa mga ibang mga kamusang natin na gusto rin magsundalo? Magsikap lang tayo sa buhay kasi dito ang dami kong matututunan dito, yung nakalahat dito, yung titiis mo, manimbawa talaga yung budget, kinakapos sa gastos, yung effort mo dito, yung pa-schedule araw-araw, umpisa pa lang, talaga namang mahirap makapasok. Habang nandito sa training, ano na yung mga na-adapt mo dito, ano yung mga natutunan mo dito habang nag-training ka dito sa school? Ang natutunan ko dito yung mga kada maling galaw mo, punishment. Kumbaga dapat well-trained ka, every na magkamali ka, meron kang parusa. Kailangan limited yung pagkakamali mo kasi pag nagkamali ka, yari ka. Bali, ano kasi dito, dapat disciplinary attitude ka na, yung civilian attitude mo mawawala na. Talagang mong piling makisama, sumunod ng sumunod, makibagay. Yun lang, medyo nahirapan nga ako mag-adjust kasi yung personal ko talaga sa buhay is joker ako, personal ko sa buhay. Mga deliberation ko, joker, saka medyo palangiti talaga ako. Kaya yung pag-adjust ko dito, sila sir, ayun, napapansin ng lahat, ang dami nakakapansin talaga na medyo smiley kasi ako kasi yung dati kong trabaho tour guide is nagpapasaya ako sa mga turista. Lugar namin, dami kasing tourist spot doon, yung mga falls, rock formation, mga cave, yung mga pinupunta namin, yung mga tourist spot sa lugar namin. Kaya, anong pagkakaiba ng buhay mo dati sa labas tapos yung buhay mo dito sa loob ng kampo? Yung buhay ko sa labas is napakalaya. Dami mong tropa, kaibigan na kung anong magagawa lang namin doon na malaya ka talaga. Dito kasi kailangan mo sumunod sa gobyerno, sa utos ng mga trainers namin dito. Pero dati kagawad is, diba, first kagawad ka. Apo. Ngayon, first kagawad ka doon, ngayon isa kang DNP. Dati ikaw yung sinusunod ng mga tauhan dito sa barangay. Ngayon, bilang BMP ka na, ito na yung pinapasunod namin. Ano yung pagkakaiba, ngayon at noon? Ano yung pagkagawa na Ang pinagkaiba naman, medyo kabado kasi ako . Kaya lagi ako napaparusahan . Mabagat din ako sa slow mo yung ano ko, para kasing dito narasan yung stress sa buhay ba, yung mga nangyayari sa labas at saka nangyayari dito. So unti-unti ko namang na-adapt yung mga galawan dito sa loob. Kasi pag sa labas talagang ang ugali ko sa labas puro ano lang sa mga tao pagpapaano lang. Anong masabi mo sa mga kamusang natin na nangarap magsundalo? Mga kamusang, huwag tayo susuko, tiyaga lang. Hindi pa tapos ang laban, tuloy lang ang buhay. Magpatuloy lang tayo sa ginagawa natin, maging masipag, matiyaga. At yun nga, yung paikisama, yung una, disiplina sa sarili. Saka sumunod lang tayo ng sumunod para
matuto tayo at hindi tayo pagalitan ng mga nagtuturo sa atin. Kumpleto lahat. Yun lamang po at marami pong salamat kay Sir sa kanyang YouTube channel. Page pala page.